Hi everyone, welcome back again to my channel. This is Pudik TV. Today we are going to explore one of the newest attractions dito sa Manila. Papakita ko sa inyo ang bagong Manila Zoo. Just to let you know, ang Manila Zoo hindi pa siya completely open, hindi pa lahat open, pero papashow tayo sa mga magandang open ngayon. Libre po siya ngayon. Pupuntahan natin ang the butterfly garden, the aviary, makikita din natin yung tiger, yung lion, and of course yung elephant, at iba't iba pang mga preview sa mga pwedeng pasukan. As of now, it's free, but kung matatapos na daw lahat dito ay may entrance fee. So, follow with me as we travel and venture here in Manila Zoo, Manila, suffocating. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Medyo busy din siya ngayon at maraming mga bata kasi nga ginagawa itong vaccination center ng ages between 5 to 11 para sa COVID vaccine. At saka Friday din, kaya marami ding mga tao. Nandito tayo sa tinatawag nila na Elephant and Hippopotamus part of this zoo. Nag-iisa lang yung elephant dito. I'm not even sure kung ito pa rin yung elephant na nakita ko way back. Anong taon na yun? 20 years ago. Because actually, this is my second time here. The first time was 20 years ago sa Manila Zoo. Pero bata pa yung elephant. Pero tingnan natin. Oh, marami pa rin tao, makikita nyo sa paligid. Today, maganda din kasi ang araw. Pero kung titingnan nyo, maraming mga bata. It's Friday. So ayun, napakasaya naman tanawin. At may lang talaga pagbabago dito sa Manila. Papasok tayo dito sa may tinatawag nila na aviary. Kumalam kung paano ito basahin. Pero actually, nakasarado siya ngayon. Titingnan natin kung anong meron. Bawal pa yata pasukin eh. Pero anong magiging meron dito sa aviary? Tingnan natin. Oh, ito pala yung nasa loob ng aviary. Hindi ko alam marang meron. Oh, plus iba't ibang mga may pakpak. Yun. Hindi ko alam kung turkey or ano yan.
But yeah, mukhang okay naman sila, kaso nga lang mukhang malungkot. Papasok tayo ngayon sa Butterfly Garden. Napakagandang garden sa loob. At titingnan natin yung mga iba-ibang mga features doon. Of course, makikita din natin doon yung iba-ibang mga klaseng butterfly, mga paru-paru din. So tara na, pasok tayo sa loob. Ito ha, pero titingnan natin. Ito yung labas ng The Butterfly Garden. Napakaganda naman ang tanawin sa labas. Ayun, ito yung labas. At saka harap nito, ito din yung makikita. Napakaganda kong tanawin natin. Ibang iba sa pinakaunang time na nakita ko yung Manila Zoo. So, papasok na tayo dito sa Butterfly Garden. This is the view, and then ito yung Diana's Corner. I don't know who's Diana, pero makaganda talaga. Ito yung mga ibang collections. Napakagandang butterfly, Vindola, Emerosa, common culture is a common name. Ang hinahanap ko dito, wala yung paru-paru chida. paru-paru chida nga wala. Napakaganda. Worth talaga magpupunta rin. Parts of the butterfly. Merong wings, wings, head, antenna, proboscis, the thorax, the legs, the abdomen, of course, the famous wings. Butterfly life cycle. Nagsimula siya as a chrysalis or cocoon. Naging caterpillar or larva. Naging eggs. Then naging adult butterfly. Educational actually. Very educational actually. May mga questions and answers na ibibigay. Halimbawa na lang sabihin, how do you tell a male from a female butterfly? It's
and thirsting actually. Hindi ko lang mabasa kasi napakatangkad yun. And then why do butterflies gutter, sandbank, and mad? Why do male butterflies emerge before females? That's also another interesting idea. How long do butterfly and moths live? Wow! The hearing organ, nerveless, a thermoregulations also, the population control in nature. Ito na yung loob ng, ayun, to, lumilipad na talaga yung butterfly dito. Hindi na siya nakakulong, hindi gumagala. Maghahantay tayo dito kung may lalapit sa atin na paru-paro. Gee, wala man na lalapit. Oo, kahit paru-paro ayaw lumapit sa akin. Baka ayusin ko lang ang buho ko ng sandali. Pero wala talaga. Pero so far ha, ganda po ng pagkagawa. Nasa Pilipinas po tayo, wala tayo sa ibang bansa. At maganda yung pagkagawa ngayon ng Manila Zoo. This is the section na nandito yung butterfly park. Ito lang, isa lang kasi ito eh. Gusto ko dalawa. So, tingnan natin kung makakuha tayo yung next one. Tingnan natin ha. Ay, lumipad siya eh. Ayaw niya eh. Ayaw niya. Alam mo naman ang isa pa. Actually, marami siya. Pero the first time I was with a butterfly park. Since then, I forgot the thing. Pero hindi siya ganito ka. Ang dami rin. Teka lang ha. Yun. Tumapo na talaga si Paru-Paru G. Nasa ilong ko na ngayon siya eh. Gusto niya nakamask daw ako eh. Sana marami pang dadapo dyan ah. Ano ka naman papangalan natin ito? Ayun, meron din siya. Ayun. Hello. Gustong-gusto niya yung pawis ko eh. Ayun oh, ayaw pa niya nang gumalaw. Pero hindi, tungtuwa siya sa tataba ko. Ay, sus, wala na. Op, iba na naman.
botanical garden nila. So tingnan natin anong meron sa botanical garden. Ayun. Yung ano nila to, features. Tingnan natin. Magkatabi lang sila ng the butterfly garden. Papasok na tayo ha, sa loob mismo ng botanical garden nila. So far, they are very impressive. Maganda naman yung pagkagawa. Alalahanin ha, nandito tayo sa Pilipinas. Pero I'm so impressed na marami ng mga bagay na kala natin sa ibang bansa lang natin matikita. So this is the botanic garden. Katabi lang siya actually ng butterfly garden. So ito yung loob. Bawat puno, bawat halaman may mga pangalan. Kasi nga botanic garden, di ba? Maliit lang siya pero green, magandang paggawa. Pero yun nga, marami pang dapat asikasuhin. Punta tayo dun sa kabila. Wala masyadong tao kasi takot sila kasi nandito ako ngayon. Tatakuti natin para hindi na sila pupunta pag magbablog ako. Pero tingnan natin. I will explore you the Botanic Garden of Manila Zoo. Sa Manila Zoo is yung pagbibigay nila ng directions dito sa mga signage. Maganda, it's modern siya, yung innovations, napaka-linaw ng pictures, colorful, at saka talagang malalaman mo kung saan ang pupunta mo. Nabawan lang yung toilet, yung food court, so maganda yung pagkagawa. Thank you.
So tapos na tayong naikot yung Manila Zoo. My impression, maganda talaga. No? Ibang iba na ang Maynila ngayon. Ibang iba na rin yung Manila Zoo. This is my second time. My first time was way back 20 years ago yata. Yung friend ko na, ay cousin ko na, before siya pumunta ng Canada, tumaan mo na kami dito. But today, I'm so impressed. Maganda talaga ang pagbaba ko. Marami pa hindi bukas yung mga parks dito sa Manila Zoo. But hopefully, pag ma-open na siya, marami ng mga amenities, marami ka na makikita. Yun nga lang, meron na po siyang entrance fee. But as of now, March 1st week 2022, libre pa po siya. Nag-enjoy naman ako. Maganda yung mga nakikita natin. Maraming mga tao din na nag-enjoy. Especially with the end of the, the start of the level 1 alert level. So, marami na pong nakakapasyal. So, sana na-enjoy ko kayo dito sa pagpunta sa Manila. So, thank you for watching.